So, kumusta sa inyo mga kamag-aral? Ako nga po pa. So, ang i-discuss ko po sa inyo ay ang konsepto ng pera. Ano nga ba ang konsepto ng pera? Ang salapi ay pera na ginagamit bilang pamalit sa produkto at serbisyo. Halimbawa, kung may nais kang bilhin tulad ng pagkain, halimbawa dito ay tinapay, mangangailangan ka ng salapi upang mabili it. Next, ang medium of exchange o unit of account. Ang pera ay instrumento na tanggap na nagbibili at mamimili bilang kapalit ng produkto at serbisyo. Halimbawa, ang halaga ng binili mong pagkain ay naitatakda dahil na rin sa salaping ginagamit bilang panukat presyo ng isang produkto. Next, expansionary money policy. Ang expansionary money policy ay ang layunin ng pamahalaan na manghikayat ng mga negosyante na palakihin pa o magbukas pa ng bagong negosyo. At ang panghuli, ang salapi ay mayroong store of value na maaaring gamitin sa ibang panahon. Ang ilang bahagi ng kinita mo sa pagtatrabaho ay maaaring itabi at gamitin sa ibang pagkakataon. Dahil ang halaga rito ay hindi nagbabago maliban sa epekto ng inflation sa mga presyo ng bilihin. Mahalagang paalala. Ang salapi ay mahalagang bahagi sa buhay ng tao, ngunit ang pangangasiwa rito ay isang malaking hamon. Hindi mo basta-basta makukuha ang isang salapi kung hindi ka magpapakahirap na makuha lahat ng ito. At yun lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe sa Teachers J channel. Maraming salamat. If you really